ito yung nakapagpastop ng pagpapawis ng kilikili ko, guys. Yung nagbabaha kong kilikili, imagine naging El Niño. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. As promised, finally guys, i-share ko na sa inyo yung Prada nakapagpastop ng pagpapawis ng kilikili ko, guys. No more baskil, guys. No more basang kilikili, I swear. I swear, guys. Promise. Ako, guys, I've struggled with excessive sweating years. As in years, guys. Since 2008, kung hindi ako nagkakamali. 2008 pa lang, guys, nagpapawis na yung kilikili ko. 2020, last year, ko lang na-control or naging maayos or napastop yung pagbabasa ng kilikili ko, guys. Nag-try na ako, guys, ng maraming deo. Nag-try na rin ako mag-shave. Nag-exfoliate talaga ako. Nag-try pa ako ng baking soda. Nag-try din ako mag-lemon. Lahat, guys, ginawa ko. And wala. Mapa-deo man ng Pilipinas or Japan, walang nag-work, guys. Dumating na lang ako sa point na, okay na, sige, baka wala na talaga. Baka ganito na yung katawan ko magpawis. Baka pawisin lang talaga ako. Tinanggap ko na, guys. Ang ginawa ko na lang, nag-adjust ako pagdating sa pananamit. Hindi ako nagsasot ng color. Usually, damit ko is white or black lang. Hindi ako nagaganitong kulay, guys. Kasi, yung ganito na nagsasalita lang ako sa inyo. Kung kagaya noon na nagpapawis ng kilikili ko, guys. Syempre ngayon, medyo may tense akong mararamdaman tapos nagsasalita ako, gumagalaw ako. Papawisan talaga ako, guys. Kung pawisin pa rin yung kilikili ko, guys, may makikita kayong bakat dito, guys. As in, baka mamaya malaking-malaki, guys. Ganun magpawis yung kilikili ko before, guys. As in, so, as in, bumabakat, guys, bilog. Hindi lang yung tipong maliit, ha, na normal. Talaga sa akin talaga, guys, bilog. If kilala niyo ako personally or close tayo, kung family ko kayo or relative, alam niyo yan na pawisin talaga yung kilikili ko, guys. Wala naman siyang amoy, guys. Ang problema, talagang pawisin, as in talagang excessive sweating talaga, guys. Na-discover. Well, na-rediscover ko lang to, guys, kasi 2011 na-try ko to before. And hindi lang siya nag-work sa akin kasi hindi ko siya nagamit ng tama. Last year, 2020 of... From March, siguro, March 2020, tinry ko ulit itong Certain Dry. I cannot live without this. Ito yung nakapagpastop ng pagpapawis ng kilikili ko, guys. Ng excessive sweating, guys. I-emphasize lang natin, excessive sweating. Kung kayo ganun din, or kung mild lang yung pagpapawis ng kilikili nyo, pero nababother kayo, guys. Ito ang sagot. Kahit anong deo, guys, na try ko na, hindi lang ako nakapagpa-doctor. Pero, lahat na ng products, halos lahat ginawa ko na, pero hindi nag-work. Pero ito, guys, nag-work siya, guys. 3 days ko lang itong ginamit, or 3 nights, wala na, guys. El Niño mode na ang kilikili ko. El Niño mode. As in, guys, tuyo talaga, guys. As in, promise. Walang halong OA. Disclaimer lang palaga, guys. Hindi ko lang sure, guys, kung mag-work din to sa lahat. Pero for me, na excessive sweating, nag-work siya. So, feeling ko naman, baka mag-work naman siguro kung magagamit ng tama. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala to. Ito, guys, liquid type siya, guys. Liquid type to. So, a little bit goes a long way, guys. Hindi mo kailangan ng sobrang dami pag in-apply mo to. Nabili ko to sa Amazon.com, pero meron din sa Amazon.jp. Pero feeling ko meron naman siguro na to din sa Pilipinas or somewhere. Basta make sure lang, guys. Hindi ko alam kung may fake nito, ha. Pero make sure lang na original or legit or authentic yung makukuha nyo. Para, syempre, kasi pag fake, baka mag-react din yung kilikili, diba? So, make sure lang na legit yung mabibili. Yung ganito, na-try ko na to nung 2011, kaya lang hindi ko siya nagamit ng mask kasi medyo bata pa ako nun. Hindi pa ako masyadong ano, parang gusto ko one hit wonder and yeah, very wrong tayo dyan. Pero last year, guys, natutunan ko and ano ba pangalan dun? Natutunan kong gamitin, napag-aralan ko siya kung kailan at paano siya magiging mas effective for me. Ito, guys, tuwing gabi ginagamit. Hindi siya pwede sa umaga.
Hindi siya pwede yung gagamitin mo nung normal deo tapos aalis ka, hindi pwede. Mas maganda to gagamitin mo kapag bago ka matulog. O noon, panggabi yung work ko, so ginagamit ko to sa umaga bago ako matulog. Yeah. Ang ginagawa ko guys, so i-share ko sa inyo guys kung paano ko siya ginagamit. So, pagka-shower ko guys, half bath man yan or as in shower kasama yung ulo. Basta make sure guys na nakaligo kayo, na nahugasan nyo yung kilikili nyo bago nyo to gamitin. Para, kasi dapat malinis yung kilikili para dumikit maigi yung product. So, ang ginagawa ko guys, after kong maligo, maglo-lotion ako in everything, mag-wait ako ng 30 minutes. Mag-wait ako ng 30, after kong maligo, mag-wait pa ako ng 30 minutes bago ko to ilagay sa kilikili ko. Huwag nyo siyang ilalagay right after nyong maligo. Kasi nakalagay naman siya dito guys. Yeah, hindi ewan ko kung bakit, pero ang napansin ko kasi kapag syempre pag bago kang ligo, may moist pa yung kilikili mo galing sa basa kasi naligo ka nga, syempre basa pa yan. Parang feeling ko hindi siya magandang combo. Kaya ang ginagawa ko, guys, ako na yung nag-decide. Kung kayo, kung feel niyo naman siguro natuyo na yung kilikili niyo, pwede niyo na siyang i-apply. Pero ako, guys, after 30 minutes tsaka ko pa to ina-apply. Ano lang guys, hindi ako makakapag-kilikili reveal, next time na yan. Ang ginagawa ko guys, kasi ganito siya guys, liquid siya, 'di ba? Roll on to guys. May guhit yung kilikili, 'di ba? And ako dun, ang napansin ko before, dun nanggagaling yung pagpapawis ng kilikili ko, dun lumalabas yung basa. So ang ginagawa ko guys, hindi bago ko siya i-apply, ginaganyan ko muna and then ganyan. Konti-konti lang guys, hindi mo kailangan basain maigi yung kilikili mo ng product na to, hindi kailangan. Ano lang, ano man tawag doon? Basta ma-applyan mo lang siya guys, hindi mo kailangan ng maraming product. So after 30 minutes, lalagay ko lang siya ng ganyan and then hindi ko ginaganon yung kilikili ko guys. Nakaganyan lang ako. Nakaganyan. Or nakatapat ako sa electric fan kung may electric fan man, pero hindi ko siya ginaganon sa electric fan. Alam niyo, hindi ko siya ginaganyan sa electric fan. Hindi ko as in directly pinapatuyo. Nakaganyan lang. Tapos kung may electric fan man, at least na-electric fanan lang. Tapos kapag halimbawang mga napansin ko na siya na tuyo na yung product, ang ginagawa ko guys, parang pag halimbawa, alam kong kanina pa siya nakalagay dyan, tapos gusto ko na mag-shirt. Ang ginagawa ko guys, itatapat ko na siya sa electric fan. Kasi hindi ko siya tinatapat kapag bagong apply yung product, hinahayaan ko muna siya mag-set. Pero kapag medyo matagal na yung, alam kong matagal na yung nakalipas, at gusto ko na mag-shirt, tapos parang feeling, just to make sure na tuyo na siya bago ako mag-shirt, ginaganon ko siya sa electric fan. And yeah, it works fine sa akin. Ganun yung ginagawa ko guys. Hindi ko siya ginagamit every night. Before nung unang gamit ko ulit sa kanya, 1 week straight ko siyang ginamit every night. And right after that, kasi napansin ko na sobrang dry na nung kilikili ko. Na yung mga nakita kong video sa YouTube, sabi nga hindi mo to kailangan gamitin every day. So ako na lang yung, ikaw na lang magdedesisyon sa sarili mo kung ilang araw, ilang gabi mo siya gagamitin. Kasi iba-iba naman mag-react yung kilikili natin, eh, 'di ba? Iba-iba tayo mag-react sa product. So ikaw na lang yung mag-decide kung sa tingin mo okay na yung kilikili mo na hindi na siya nagbabasa. Ako, 1 week lang yung unang gamit ko noon, tapos mga after a week, tsaka ko siya ulit ginamit, pero 3 nights in a row ko na lang siya ginamit. Tapos ang ginagawa ko guys, pag parang napapansin ko na nagmo-moist na yung kilikili ko kasi mga 3 days na ako hindi nakagamit nito or 1 week, tsaka ako mag-a-apply guys. Ako na lang yung nagde-decide kung kailan ko siya i-apply. Kasi kayo naman makakapansin nun kung it's time na mag-apply ulit kayo nito sa gabi or before kayo matulog. O ganun yung ginagawa ko guys. Ngayon, usually ang ginagawa ko is 3 days akong mag-a-apply ng sunod-sunod. Tapos, mga 1 week akong hindi na ulit mag-a-apply. And hindi nagpapawis yung kilikili ko, guys. Kasi hindi ko hinahayaan. Kasi gumagamit na ulit ako nito pag napapansin kung parang medyo nagmo-moist na. Sa umaga, guys, ang tagal ko nang hindi nagdi-deo. Kasi nga pinagpapawisan lang yung kilikili ko. And pag nagdi-deo ka,
nagdidilaw yung damit. Kaya ang tagal ko nang nag-stop nun kasi kahit anti-perspirant, hindi naman nag-work sa akin. So, ito guys, ito ang gamit ko sa morning. So, sa morning guys, sa gabi, naglagay ako nito. And then, sa morning, maliligo ako. Ito ang gagamitin ko guys. Hindi mawawash off to guys. Kahit maligo kayo the next morning, hindi. Mapapansin nyo pa nga pag naligo kayo, parang hindi nababasa yung kilikili nyo dahil sa product. Pag na-try niya to, malalaman niyo kung ano yung sinasabi ko. The next morning, ito lang ilalagay ko and good to go. Hindi mo na, kung kagaya ko na nag-struggle kayo or pinagpapawisan yung kilikili niyo at gumamit na kayo nito, I highly recommend na wag na kayo mag-deo. Kasi kahit ito lang, okay na. Hindi, kasi kung pinagpapawisan kayo, tapos ito, nag-work na sa inyo, parang walang dahilan para mag-deo ka pa. Pero siguro, ewan ko lang, sa akin lang naman, kasi 'di ba kaya ka nagdi-deodorant kasi antiperspirant, pero kung hindi ka na nga nagpapawis, di okay lang na siguro nasa natural side na lang yung gamitin mo or huwag ka na magdeo. Sa akin lang naman ah, sa akin lang naman. Pero kung kayo kung gusto niyo magdeo, okay lang kasi dito sabi sa papel niya or sa internet din ng mga nabasa ko and sa website nila. Sa gabi mo 'to gagamitin and then kung ano yung prefer mo, deo. Pero alam ko may binibenta din silang pang AM na deo pero never ko pa na-try kasi ang ginagawa ko nga gabi to. Tapos ito yung pang morning ko. So kayo kung gusto nyo ganun, so pagkaligo nyo ng umaga, ako, sa akin, ako ito yung ginagamit ko. And yeah, good to go na yun guys. Hindi, wala ka nang kailangang iba pa. I swear guys, promise. Kung makakahanap ako ng picture, kasi I doubt na may picture ako na basa yung kilikili ko. Eh. Hindi ko alam. Kung sa mga gathering, kasi hindi ko alam guys kung makakahanap ako ng picture, pero itatry ko. Hindi mo talaga kailangan guys. Ako guys, confident na ako ngayon magsuot ng mga ganito. Ito may kulay na fit pa. Fit na yan guys. Fit na yan guys. And wala talaga guys, ako pinagpapawisan yung likod ko guys, naiinitan ako ngayon, pero wala. Dati, mauuna pang magpawis yan, kesa sa likod ko, kesa sa ganito ko. Mauuna pa yung kilikili ko, ang liit-liit niya, mauuna pa yung magpawis. Promise, ganun kalala yung pawis ko sa kilikili ko. And then, nga palaga guys, ako kasi guys, nagbubunot ako ng kilikili. Ano, huwag nyong i-apply to sa kilikili nyo kung bagong shave and bagong bunot kayo guys. Kasi magkakaroon talaga ng sting. As in, tas mangangati yung kilikili nyo kasi matapang to guys. Kaya ako, ang ginagawa ko, diba, 3 nights in a row ako naglagay nito. Tapos, yung pang 4th day, ano ko siya guys, tina-timing ko siya. Yung pang 4th day, dun ako magbubunot ng buhok sa kilikili. Yun ang ginagawa ko. Tapos kasi, diba, 3 nights in a row ako naglagay, tapos yung pang 4th day, dun ako nagbunot. So, yung mga sumunod na araw, hindi ako mag-a-apply nito. Nga, pag nakalipas na siguro yung a week, kasi a week naman bago ulit ako gumamit nito, pwede na akong maglagay. Kasi, ilang araw na yung nakalipas nung nagbunot ako. Kayo kung nagsishave kayo or bunot, ganun. Sa akin, ganun yung ginagawa ko guys, kasi nung minsan, nagkamali ako na, yung ginawa ko ba? Ano bang ginawa ko? Parang nagbunot ako nung araw na yon, tapos naglagay ako nito. Kumati siya guys. Ano, natutulog ako, nararamdaman ko na kinakamot ko. Wala pa, okay pa siya. Okay pa siya guys, wala pa akong nararamdamang hapde. Pero the next day, naglagay ako nito. Doon ko napansin na may pula akong ganyan. Tapos ang hapde, paglagay ko nito. Kaya yun lang, keep in mind guys lang na i-ano nyo siya, i-timing nyo lang. Oh, wag nyo i-apply to directly sa bagong bunot or bagong shave kasi hahapdi talaga yung kilikili nyo. Sinasabi ko sa inyo guys, wag nyo tatry kasi hindi naman ganun ka sensitive yung kilikili ko pero matapang nga kasi to guys. Yung nagbabaha kong kilikili, imagine naging El Nino guys. Ganun siya katapang guys. Kaya wag nyo siyang gagamitin ng ganun. Kasi baka ma-irritate yung kilikili nyo. And, imbis na mag-work, hindi pa mag-work, sayang naman. Guys, alam nyo ba, last year, 2020, naglipat kami, which is August yun, guys.
summer dito. Ito rin yung vlog ko. Lalagay ko, may ilalagay akong isang vlog dyan na naglilipat kami na naka-color pink akong top. Kung kagaya before na nagpapawis pa yung kilikili ko, may kita nyo doon na may pula ako. Ay, na may pula. Na may bilog ako dyan. Pero pag napanood nyo yung vlog na yun, sinabi ko rin yata kay Papa mismo sa vlog na yun. Sinabi ko sa vlog yata na yun or sa personal lang kay Papa na kung hindi ako gumagamit ng certain dry, sigurado pawis na pawis ang kilikili ko, guys. Yun, kasi sabi ko nga, sobrang init. Noon, hindi ako nag-expect dito na hindi pagpapawisan yung kilikili ko. Pero last year, nung naglipat kami, dun ko napatunayan na ang galing-galing nito. Kasi sobrang init, guys. Kasi summer, 30 degrees yung temp noon, guys. And then, naglilipat kami. Imagine nyo na lang, nagalaw ka ng galaw sa ganong init. Papawisan ka talaga. Pero yung kilikili ko, guys, wala. Wala talaga, guys. Nung sabi ko, naglilipat kami, sabi ko, naka-pink pa naman ako kasi nagpalit ako ng shirt that day. Sabi ko, ay patay, baka bumakat, baka pawisan ako. Sabi ko, which is normal naman, wala akong magagawa kasi mainit. In-expect ko na ba? Pero wala, guys. Nung sabi ko, ay, hala, parang pawis. Ginanon ko yung kilikili ko, guys. Wala. Ano lang siya, hindi siya as in, hindi naman siya dry na dry as in, pero may, hindi rin konting moist. Paano ko ba i-explain yun? Hindi siya completely dry, pero hindi rin siya basa. Alam niyo, parang normal na texture ng kilikili. Basta, as in, never bumakat, guys. Naka-pink ako noon, never. Hindi. Kasi sabi ko kay Papa, ang galing-galing ng certain dry. Kasi wala, guys. Hindi, in-expect ko na, pero wala. Hindi talaga, promise, guys. Siguro, nag-moist yung kilikili ko in a way ng for a normal person. Pero hindi yung kagaya dati na as in nagbabasa yung kilikili ko, guys. Hindi ganun. So, dun ko napatunayan na nag-work talaga to, guys. Keep in mind lang, guys, na sa gabi lang to ginagamit or before kayo, basta before kayo matulog and then wag nyo siyang gagamitin sa broken skin. Nakasulat naman dito and yung bagong shave and bunot na kilikili and yung pag bagong, as in bagong ligo kayo, wag nyo muna siya i-apply. Mag-wait siguro kayo ng 15 minutes. Kung may time, kasi ako, talagang nasa schedule ko to, guys. Kasama na to sa routine ko. Kapag alam ko maglalagay ako nito, guys, 30 minutes talagang hindi aantayin ko bago ko to i-apply. Tapos, guys, tiyaga lang. If, kasi ako mga 3 days ko napansin na nag-El Nino yung kilikili. Sa first try nyo pa lang, guys, mapapansin nyo na magdadry yung kilikili nyo. Ako kasi ganun yung na-experience ko. Yun. So, kayo na lang, guys, magtansya. Kung kailan nyo siya gagamitin or kailan nyo siya i-stop, kayo na lang mag-decide kasi kayo naman yung makakaalam nun. Kasi iba-iba naman mag-react yung body natin. Ito ang aking best friend. Isa to sa best friend ko, guys. Kahit si Papa ko, si Mama ko, kapag pinagmamalaki ko to, kahit isang taon ko lang ginagamit, pag sabi ko, init-init, ganyan, sabi ko, mating na mong init-init, hawa ko mo yung kilikili ko tuyo. So sabi ni Papa, ang galing nga to yung kilikili mo. Kasi isang ginaganyan ko pa yung pati na mong init pero walang basa yung kilikili ko. Ganun. Kahit sa pamilya ko, amazed na amazed pa rin ako sa dito, guys. Amazed na amazed pa rin ako. Mahaba na naman tong video ko and sana na-cover ko lahat. Pero ang importante naman kasi yung paano i-apply. Yeah, yun naman yung importante dito sa video ko na to. Kung may tanong pa kayo, comment down below lang, guys, and I'll try my best na ma-replyan kayo. Well, nakaka-reply naman talaga ako, guys. So, if may tanong pa kayo, guys, comment down below lang. Huwag kayong mahiya, guys. I know normal yung pinagpapawisan ng kilikili. Alam ko naman yun, guys. Pero, kapag kagaya ko na excessive sweating, talaga siya ng confidence, nakakabawas. Nag-i-struggle din kayo sa ganun, guys. Try nyo to, guys. Baka mag-work din sa inyo. Sa mga bagay naman talaga may solusyon. Kaya, talagang hanap-hanap lang, guys. Try lang talaga ng try. Kung nakapanood na rin kayo ng ibang videos ko, yun yung lagi ko sinasabi. Kahit sa skincare, hindi siya one hit wonder. Hit or miss. Try lang ng try. Sana makatulong ako sa inyo, guys. Alam ko, kung kagaya ko kayo na as in nagpapawis talaga yung kilikili nyo ng malala, alam ko yung nararamdaman nyo, guys.
And sana nakatulong tong video ko na to. Kaya pag meron kayong mga tanong guys, comment down below lang. Huwag kayong mahihiya. Or DM nyo ko sa Instagram ko. Lalagay ko dito yung Instagram ko. Kung gusto nyo na mas personal or private conversation, it's okay. Regarding dito. Thank you so much for watching guys. Sana umabot kayo hanggang sa dulo nitong video na to kasi ang dal-dal ko. As always. So guys, ayun lang. Ingat guys. Ingat tayong lahat. Lalo na ngayon, dumarami ang cases ng COVID kahit saan. So, double ingat guys. Mag-sanitize, mag-mask, and maligo bago pag-uwi. Alam mo yun? Safety measures guys. So, thank you so much for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe if gusto nyo guys. Bye guys. Thank you.